Kilala ang Caramoan sa Bicol Region dahil sa natatangi itong ganda. Malinaw na tubig dagat at pinong white sand beaches. Ngunit ang isang isla raw dito ay nababalot ng misteryo. Dahil sa sinasabi ng ilan na di umano'y mahiwagang bangus. Na naninirahan daw sa lagoon sa Matukad Island. May kumuha daw nito ng bangus tapos namatay daw kung kumain. Bawal daw hulihin at kainin ang sinasabing enchanted bangus dahil ito ay nakamamatay. Gaano ito katotoo? Abangan mamaya. Ang bangus o milkfish ay kayang mamuhay sa freshwater at seawater. Matatagpuan ang mga ito sa warmer areas ng Indian at Pacific Oceans. Ngayon pa man, may kakayahan ding makasurvive ng mga ito sa iba-ibang water conditions. Kaya naman perfect ang mga bangus para sa aquaculture. Maniniwala ba kayong kayang lumaki ng bangus mula 3 feet hanggang 6 feet? Habang ang bigat naman ito ay umaabot ng 8 kilos hanggang 13 kilos na maikukumpira sa 4 na galon ng tubig. Ang female milkfish ay kayang mangitlog ng hanggang 5 million eggs at a time tuwing breeding season. Dito sa Pilipinas, ginaganap sa bayan ng Dagupan sa Pangasinan ang taunang Bangus Festival sa huling linggo ng Abril. Taong 2002 nang una itong sinimulang ganapin na ang layunin ay palakasin pa ang kita at produksyon ng local bangus. At muli ay tikman ang sarap ng butil, it's very good. Wala nang hahanapin pa. Isang highlight ng festival na ito, ang pag-iihaw ng libu-libong bangus na susundan ng isang street party. Alam niyo bang sa kabila ng kasikatan ng bangus dito sa atin, ay hindi talaga ito pambansang isda ng Pilipinas? Ang pagturing kasi sa isang bagay, hayop o tao bilang isang national symbol ay nangangailangan ng kumpirmasyon ng isang batas. At ayon sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA, sa ngayon, wala pang batas na kumikilala sa bangus bilang national symbol ng Pilipinas. As of April 2022, meron lang daw 6 na officially recognized national symbols. Ito ang Sampaguita bilang pambansang bulaklak, Nara bilang pambansang puno, Philippine Eagle as national bird, Philippine Pearl as national gem, Arnis as national sport, at Filipino Sign Language as national sign language for Filipino deaf. Alam niyo rin bang meron lang iisang species ng bangus? Last living species na nga ito ng bangus. Ang 5 ibang uri nito ay extinct na. Pero, itinuturo namang least concern ang conservation status nito. Meaning, hindi ito extinct at patuloy pang binibreed in many parts of the world. Dito sa Caramoan, misteryosong kwento naman ng bangus ang pinaniniwalaan ng ilan. Matatagpuan daw kasi sa isla ng Matukad ang 2 bangus sa lagoon dito. Ayon sa mga residente, mahiwaga raw ang mga ito. Bakit kaya? Para makita ang sinasabi nilang mga mahiwagang bangus, kailangan munang akyatin ang mga nagtataasang rock formation. Pag aakyat, dito na magpapakita ang tinatawag na Enchanted Lagoon, kung saan daw nakatira ang mga mahiwagang bangus. Naging atraksyon na nga rin daw ang mga sinasabing enchanted bangus sa isla. Sabi kasi nila, yung bangus daw nasa lagoon, nasa gitna ng ano, parang batong bundok na kailangan pang tumawid ng mataas at matarik na ano, na trek. Tapos nandun sila sa gitna. Inkantado daw yung ano, enchanted daw, bawal daw hawakan, bawal lapitan. Kasi meron daw bad luck. Ayon sa mga residente, wala raw dati doon ang lagoon. Bigla na lang daw itong sumulpot. Para sa kanila, misteryoso rin daw kung paano nagkaroon ng mga bangus doon. Yun din ang tinapinagtataka ng karamihan dito sa amin. Kung ba't napunta yung isda rito, wala siyang labasan, walang entrance and walang exit din. Ayon
Ayon sa ilang residente, may mahigit 20 to 25 years na raw ang mga bangus sa lugar. Yan na si bangus, arinin na po di! Pero wala sa kanila ang nagtatangkang galawin ang mga isda sa paniniwalang mahiwaga ang mga ito. May mysterious na ano daw story about dito sa bangus dito. May pamilya daw dito kumuha ng bangus, tapos namatay daw dahil kinain, pero kasi bawal daw pala yung kainin. Para sa mga residente kasi, enchanted daw mga bangus doon. Tila engkanto ang mga ito sa isla na nagbabantay. Sa kwento, may isang mangingisda raw noon ang nagtangka at humuli ng isang bangus doon. Kinain daw nila ito, pero ang kapalit naman daw nito ay pagkamatay ng anak ng mangingisda. Nahanap namin ang isa raw sa pinagmulan ng nasabing kwento ang pamilya ni Nanay Carmelina. Asawa raw ni Nanay Carmelina ang mangingisdang yon. Ilang dekada na raw nakararaan nang hinuli ng kanyang asawa ang isang isda sa lagoon. Pinagsaluhan nilang mag-anak ang bangus na nahuli. Pinakain daw ito ni Nanay Carmelina sa anak na nooy isang taong gulang pa lang. Makalipas ang ilang linggo ay nagkasakit ang kanilang anak at sa huli ay namatay ito. Dalawa pa lang ang anak noon, ikalawa nung namatay. Lagnat lang daw, saka nagsusuka. Naniniwala po talaga ako na delikado po talaga yung bangus dyan. Kasi po yung pangkwento-kwento ng mga matatanda. Tapos, yung kapatid ko nga daw po, namatay po dahil sa pagkain ng bangus. Sabi ng ibang tao, ikatuhan. Ayon sa mga eksperto, hindi rin matitiyak kung ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak ay ang pagkain ng sinasabing engkantong mga bangus. Tungkol sa sinasabing bigla ang paglitaw ng Matukad Lagoon, ang sabi ng presidente ng mga tour guide, hindi raw ito totoo, matagal na raw ang lagoon na yon, na sinang-ayunan din ng matatandang residente sa lugar. Sa sinasabi namang imposible daw na magkaroon ng bangus sa lagoon, wala itong suporta ng science dahil gaya ng sinabi namin kanina, ang mga bangus ay isang klase ng isda na tinatawag na urehalin. Ibig sabihin, kaya nitong mabuhay sa tubig alat at tubig tabang. Nakamamangha at kung minsan ay nababalot ng hiwaga ang ating likas na yaman. Di man mapatunayan na kahit anong pag-aaral ang mga mahiwagang kwento, siguro ay makatutulong ito para bigyan ng respeto at pangalagaan ang mga ito. Aha!